NBA mukha nga merong malaking pagbabago na balak na gawin pagdating sa NBA draft. Sabi ni Shams Charania, the NBA and NBPA are reportedly expected to agree on moving the age eligibility for NBA draft from 19 to 18 years old for a potential new collective bargaining agreement, paving the way for the return of high school player making leap to the NBA. Well, dati pa naman ay pwede na nga ito. 18 years old kid, pwede nang pumasok sa NBA. Si Kobe nga ay 17 years old, ay nasa team na ng Los Angeles Lakers. Pero since 2006 nga mga idol ay binana nga ito ng NBA, nirequire nga nila ang 19 years old above ang mga players na pwedeng pumasok at magpa-draft sa NBA. Pero ngayon mukhang nagbago ang kanilang isip at ibababa na nga nila ito sa 18 years old na lamang. At ang pangalan nga mga idol na pumutok matapos nitong balitang ito ni Shams Charania ay ang anak ni LeBron James na si Bronny. Dahil next month ay mag 18 years old na nga siya at magiging eligible na nga kung sakaling maagrihan na nga ito ng buong NBA. Ibig sabihin na mapapaaga nga siya ng pagdadraft. Imbis na 2024 ay magiging 2023. Which is magandang balita para nga sa kanyang tatay. Dahil alam naman natin na gusto nga ni LeBron James na makalaro ang kanyang anak na si Bronny bago nga daw siya mag-retire dito sa NBA. Pero abangan na lang din muna natin mga idol ang mga susunod na update pa nga netong NBA patungkol sa kanilang bagong rule na ito at kung gugustuhin ba ni Bronny na magpa-draft nga ng mas maaga or hihintay niya nga na sa 2024 pa. Pero ngayon ay panoorin nga muna natin ang patuloy na pag-eensayo ni Klay Thompson ng kanyang mga 3-pointer, mga shooting off the dribble niya. At para na nga sa ating panghuling balita mga idol, eto nga si Bryant Windhorst ay nagdududa sa team ng Los Angeles Lakers. Sabi niya, I don't believe that the basketball people in this Lakers organization believe that this is a group that's actually going to work. Meaning mga idol, ang Lakers nga daw ay hindi championship contending team. Yan nga rin daw ang pinapaniwalaan ni Bryant Windhorst. At dagdag niya pa nga na pwede nga daw itong gamitin ng mga Lakers fans laban sa kanya, itong kanyang payag. Kung sakali nga namang gulat nga daw ang team ng Los Angeles Lakers at sila ay maging malakas na team. Pero sa ngayon mga idol, sa tingin ko pati ang ilang mga Lakers fans ay makakapag-agree na hindi pa talaga ganun kalakasan ang team ng Los Angeles Lakers. Hindi pa nga rin sila talagang top na contenders para nga manalo ng championship next season. Hindi kagaya ng Golden State Warriors pati na rin ng Celtics. Pero mahirap din kasing pagdudahan ang duo na nanalo na din ng championship, si LeBron James at si Anthony Davis. For sure, kung magiging healthy nga sila mga idol for the next whole season ay nothing is impossible para nga sa Lakers squad na ito kahit pa nga championship yan.